Welcome to the Kuya Dev Tidbits Podcast, where we explore the ins and outs of building a successful career in the tech industry. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting out, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Welcome to the season ender of the Kuya Dev Tidbits podcast. So, as we've been doing in the previous seasons, we will be presenting another interview of a tech professional, and this time another career shifter like me. So Philip Balbas is a good friend of mine. I've known him since I've been attempting to shift careers into tech. Kasabayan ko siya actually. And he is a former pharmacist. So wala talagang tech background. And he was able to transition into the tech industry and is now one of the great software developers or web developers in the Philippines. So yeah, without further ado, enjoy the first part of my interview with Philip Balbas. Hi everyone. So for today's episode, I will be interviewing a very good friend and a fellow Freecode Camp alumni. And he's also a career shifter, dating pharmacist, right? The pharmacist. And is now a full-fledged software developer. So let's welcome Philip Balbas. Hi guys, Philip here. Baka may gusto kang shout out or something para na lang. Wala naman. wala pa. wala pang gig. Sige. Sana. So sige, simulan na natin para diretso na agad tayo. Okay. Pharmacist. So how did you learn that you could shift into tech, at bakit? Ba't mo siya ginawa? Okay. Kasi okay. So ito kasi yung kwento ko. Yeah, go. Simula kasi nung nag-aaral ako nung college. Ako kasi na-delay ako ng isang taon. Mm-hmm. Tapos parang nung nag-aaral kasi ako nung college, parang na-realize ko, shit, ano ba itong ginagawa ko? parang hindi ko nakikita yung sarili ko sa field na yun. Mm-hmm. Pero tiniis ko siya kasi akala ko may parang nandito na ako eh, sayang naman yung pinus kong taon para sa degree ko. Pero at the back of my head, parang may meron talagang may bumubulong na shit, sana nasa ibang field ako. So yun, eventually tinapos ko din siya. And after a year of graduating, nakapag-boards din ako. So licensed mm-hmm. pharmacist ako, by the way. Hanggang ngayon may lisensya pa rin ako. Nire-renew mo ba? Nire-renew ako. Sayang eh. Tsaga mo. Ayun. Nag-work ako sa field ko ng mga 2 taon. Mm. So tiniis ko yun. Mm-hmm. Ngayon, yung kwento kung paano ako napunta sa tech. Kasi, nung nag-work ako, parang fini-figure out ko ano ba yung pwede kong marating sa buhay. Medyo deep eh. Nay, nanggaling tayo dyan. Oo. Inisip ko kung gusto ko mag-progress at lumaki yung sweldo ko, ganun, kailangan at least umabot ako mga managerial levels, mga VP levels. Mm-hmm. Inisip ko, paano ko mabaabot yun?
So baka kailangan may kailangan ko pa mag-aral, mag-masters ka na. Naisipan ko actually mag-aral na kumuha ng MBA. Mahal. Oh, oh. Mahal. Target ko mga schools, mga AIM. Wow. Oh, hindi ko kaya 'yun kasi parang fresh grad, sobrang liit ng sweldo. Tapos parang ayun. So nag-isip talaga ako ng paraan kung paano ako makakatakas doon. So yung isang ano, yun yung isang option ko, mag MBA para makuha ng magandang position. Yung isa, magsimula lang sarili kong company, startup. Eh problema, wala akong technical experience. Yung actually gusto kong gawin app eh. Gagawa ako ng ano, ng app para makatulong sa mga pharmacy students din. So inisip ko 'yun kung paano ko gagawin. Wala naman akong kakilalang programmer. Tsaka pag shinare ko, feel ko pag shinare ko yung idea ko sa programmer, wala siyang pakialam sa idea. So actually, might as well ako na lang gagawa. Ayun. Mga habang nagtatrabaho ako, parang umalis ako ng work for 6 months para naman aral ng programming. Nagganon ka pala, para nagganon ka, nag-dive in ka talaga. Oo, talagang full ano. Talaga tinapon ko yung sarili ko. Para mapilitan. Although nakapag-ipon naman ako kahit papaano. So medyo may ano. Pero yun. Pero ano, at the end ano, na-hire ulit ako doon. Parang hinire ka ulit nung same company. Oo, same company kasi nagustuhan ako eh. Kasi ano, medyo nauubos na yung ganito kasi yung problema. Nung nag-aaral ako noon, hindi ko alam kung paano ako mag-aaral. Ang daming choices. Yeah. So feel ko na sa mga lalo na sa audience mo, malamang na-experience sila to o may experience nila to. Yung ano, anong tawag doon? Resource dump. Parang na-flood ka eh. Oh. Oo, kasi sobrang daming options. Pwede ka pumunta sa Coursera, Odin Project, di ko alam. So, eventually, nung na-hire ulit ako, eventually, dun ko na-discover yung Free Code Camp. Dun ko lang na-discover. So, nagsaya ako ng 6 months na mag-aral para sa sarili ko. Pero, ayun, wala ding naabot. Meron. Pero alam mo naman, hindi mo naman maaaral lahat. I think, nung ginawa ako yun, hanggang HTML lang eh. Hindi pa ako umabot sa JavaScript mismo. Paano ba? Ano nangyari nun? Bakit parang hindi ka umusad? Nagpatalon-talon ka ng courses or? Oo, parang ganun. Tsaka, talagang hindi pumapasok yung concepts. Alam ko ano, hindi ako So your mileage may vary kasi. Iba-iba. Alam mo naman, meron tayong makakilala, 3 months tinapos. Nakahanap ka agad ng trabaho. Philodio. So hindi ako ganoon. Kayo mga normal na tao. Normal na tao lang ako. So yun. Hindi ko naman niregret na ginawa ko 'yon. I mean, parang nagpahinga lang talaga ako. Pero at least na-explore mo, 'di ba? Parang na-dip mo yung toes mo into ano eh, kung ano yung meron eh. Yeah. Tsaka kung ano yung options eh. Oo. So, nung panahon na na-hire ulit ako, may mga problema kasi dun sa sistema na ginagawa ko. Una-una ako lang yung sarili nag-aaral. Wala akong kakilala eh. Pupunta ako sa mga dati pumupunta talaga ako sa mga meetups. Tapos, yun yung panahon na hindi pa open, hindi pa masyado open sa mga self-learners yung mga kumpanya. Ganon? So, pag pumupunta ako sa mga, kuwari, JavaScript meetups, ganon, sobrang
parang ano, parang ang natatakot ako. Parang kasi outsider, ano? Oo, outsider ako. Tapos nakikisali ako sa kanila. But still, kasi, ano? Ano yun? Maganda yun. Kasi despite na parang natatakot ka, pumupunta ka pa rin eh. Oo. I mean, kailangan ko mag... Yun yung ano eh. Parang kailangan ko ata mag-network para... Kasi hindi ko alam yung hindi ko alam eh. Tama. Para mala... Kasi may gagawin ako. May gagawin ako, di ba? App. Hindi ko alam na kailangan ko ng database. Hindi ko alam na kailangan ko ng backend. Akala ko kaya ko ng HTML lang at onting JavaScript. Ang dami kong, ang daming kulang sa ano sa knowledge ko. Kaya yun. Ngayon, nung nag-work na ako, parang yun na yung nagsimulang ano, nalaman ko na merong free code camp, ganun. Nakilala ko kayo. Ganun. Same tribe. Oo. Yung ngayon, yung project na yun, na nung bumalik ako, yung project na yun, parang mga 6 months lang din. Eventually, natapos din yung work ko. At kinailangan ko ding maghanap ng ibang work. Ah, project-based na lumabas. Oo. Hindi siya ano, okay. Oo. So, nung panahon na yon, at least medyo confident na ako. Oo. Kasi, yun yung panahon talaga na naging seryoso ako eh. So, nung natapos yung project na yon, naghanap talaga ako furiously ng bagong trabaho. So, nag-apply-apply pa rin ako dun sa field ko. Pero at the same time, naghanap dahil din ako ng mga ano, ng mga talagang tech work. Parang sabay, ano, sabay ko yung ginawa. Oh, sabay, oo. Parang safety net lang yung ano, yung dun sa field ko. Pero ang habol ko talaga maghanap ng work. By the way, nung ginagawa, nung iniisip ko yung ano, yung gusto kong gawing app, ano yun eh, parang hindi ko actually iniisip na makakahanap ako ng work sa tech. Yeah, okay. Yeah. Kasi parang yung nasa isip-isipan ko noon, masyadong ano, masyadong discriminating yung mga tech companies para sa mga self-learners. I think ganun naman talaga dati. Yep, yep. Oo. Oo, di pa open dati. Kaya sa Pilipinas, no? Oo, hindi ko naisip talaga na maghanap ng tech work. Parang gagawin ko yung app habang nagtatrabaho sa field ko. Pero yun, miraculously, nakahanap ako ng startup na willing mag-take in sa akin. So, yun na yung ano, yung start ko sa tech journey ko. Paano mo na-decide na ano, na gusto kong gawing career to? Ano yung naging trigger? So, medyo ano, medyo nagka-conflict kasi. Nagkaka-crisis kasi ako minsan. Yun nga yung, shit, ito ba talaga gagawin ko? Nagkaganon ako. So, yung una doon sa career, sa ano, sa degree ko. Pangalawa doon sa career na gusto kong ano, kunin. Kasi, yung career kasi na yun, ano, kailangan mong makipag-usap sa mga doktor, sa mga nurse. At hindi ko nakita. Ano ba yun? Anong career yun? Clinical research. Ah, okay, okay. Medyo, ano ako doon? Hindi ako okay doon. Tapos masungit pa yung mga, ano, yung mga nurse. Tapos, yun talaga, hindi ko talaga kinaya. Kaya yun, nagka-crisis ako. Gusto ko ba talaga to? I mean, pag pinarso ko to, malaki yung posibleng pera, tapos pwede ako mag-abroad. Pero ito ba talaga gusto ko? So yun. Kaya yun, naging desidido ako nung nakapasok ako dun sa work ko. Gagalingan ko dito kasi nafe-feel ko na mas malaki yung pwede kong maabot kapag dito ako nagstay. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang sa ano sa tech mag-work. Saka mas na-enjoy mo yung parang trabaho eh, no? Oo, kasi nakakabuo ka eh. Nakikita mo ginagamit ng tao yung ginagawa mo.
So, ayun, kung okay lang, nagdito, ano yung naging parang sweldo mo as nag-start ka sa as a pharmacist, you know, as a new graduate? Maliit lang. Minimum wage, mga 20, hindi naman minimum wage. Siguro mas malaki onte. Mga 20K, ganun. Ah. Start ako 20K. 20K. But still, ano, medyo parang makatakas ka dun sa, parang tinatawag natin rat race dun sa industry na yun. Parang kulang na kulang yun, no? Oo. Sabi mo nga kanina, yung gusto mong mag-aral ng MBA. Wala talaga. Kinocompete ko talaga. Kailangan, kahit sumweldo ako ng 60K, Di kaya. Di kaya. Nalungkot ako para sa future prospects ko, sa totoo lang. Which is sad, kasi same ano yan, yun. Parang same na experience sa most, ano eh. Professional sa, ano, sa Pilipinas eh. Ako rin dito sa engineering eh. No? Parang, ito na ba yun? Yung ganun na feeling eh, no? Pero yun, sino yung unang company na nag-hire sa'yo? And what was your role? Okay, so, ang unang company na nag-hire sa akin ay, dati malita startup lang siya. Doon ako nagsimula sa MedGrocer. Di ko alam kung tumatatak na sa mga ano eh, tenga ng tao yung MedGrocer. Pero nung sumali kasi ako doon, ang minarket niya as an online pharmacy. Yung first yung sakto sa iyo eh, no? Sakto nga sa akin. Uh-huh. Actually, grateful ako sa friend ko kasi nag-work siya doon. Although not as a pharmacist, nag-work siya doon. Tapos medyo, I mean, connections. Kaya napadali lang yung hiring process. Tapos ang role ko doon, in front-end developer. Initially, parang ang ginawa namin doon, minaintain yung site nila na nung panahon na na-hire ako, nakaano pa yung site nila, naka-WordPress. Yeah. Tapos, eventually, yung naging work namin, nung medyo lumaki na yung team, nagkaroon ng resources para i-convert yung site into a React site. So, yun, naging involved ako dun. Pero, yun na, sinuwerte ka sa sobrang, madalas sa itanong dito sa community ng TCS yun eh, na how do I get into a job na medyo related pa rin dun sa current career ko eh. So, yun, sinuwerte ka? Sinuwerte talaga. Was there something na you did na special to or what? Pinoo na magkagano, no? 30 lang talaga. Okay, so yung kwento na ito, medyo in-over-prepare ko actually yung interview ko. Nag-over-prepare ako para sa interview ko. Kailangan ma-impress ko tong taong to kung gusto kong ma-hire. Yung ginawa ko. Yung ginawa ko. Kasi yung nasa isip ko, programming, kailangan at least may mamakita man lang ako experience para alam mo yun, matanggap ako. Yeah. So yung ginawa ko, yung WordPress website nila, overnight, gumawa ako ng kopya ng website nila. Tapos nice. Parang hindi naman yung buong functionality, pero yung page tsaka yung ibang yeah. pages, ginawa ko sa React. Tapos, oh, grabe. Nung interview, ay, ito nga pala. Ito, oh, yan, oh, oh, yan. Oo, oh, mind blown yun. Nag-compensate ako sa, dahil wala akong degree, ganun. So, pero that's it, eh. Yun, eh, di ba? Oo. Talaga impress, eh. Kaya yun. Like dito, ano sabi nung mag-interview sa'yo? Nung nakita niya yung paano naging reaction niya? Feel ko na impressed kasi hard on the spot ako eh. As in talaga ka na? Oo, start ka na bukas ah, parang ganun. Actually, I know, baka nag-interview ka na rin. Ako, interviewing people. Siguro tip na rin sa mga ibang nakikinig sa atin na naghahanap ng work. Do it differently nga eh.
Kasi yun yung that will differentiate you from the other applicants eh. Kasi ibang applicants naka-rely lang sa school nila kung ano yung grades nila nung ano or cum laude, kung ganyan ganyan. Pero parang template yun eh, di ba? Template yun eh. That's everyone is doing that eh. Pero to tulad ni Philip, ginawa niya iba, di ba? Nire-write niya yung ano, kinopya niya yung buong website. Tapos from WordPress to React. Di ba? I-hire nga talaga on the spot yun. Ilatag mo sa akin ng ganun yun. Ay, kukunin talaga kita. Kahit sabihin natin, kunwari, walang opening sa amin. Sabihin ko sa boss ko, kunin natin to. Kasi, di ba? That's a differentiator eh. Di ba? Oo. So, tama ka dun sa ano. Kasi sa sobrang dami ng applicants, kailangan mo mag-stick out. Kumare pare-pare. Nagmumukhang template kasi yung mga resumes eh. Kaya nga eh. Oo. Ang hirap pag-weed out naman. Oo, tama. Ang hirap eh. Kaya ako, usually talaga sa network na ako tumitingin kasi ang hirap pagka-resume lang eh. Di, personally, pagka-resume lang sinabit sa akin tapos ano, medyo pagka wala kang sa network or circle or hindi man lang walang sticking point yung pangalan mo. Medyo bihira kang ano eh, bihira ka namin tignan eh. Although of course, syempre pag kailangan talaga, tatry ka namin, but usually talagang ano eh. Siguro pag-usapan din natin yung naging process mo into finding that first job. Ah, okay. Nakarami ka nakailang applications ka, nakailang rejections ka bago na land yung ano, that first yes. Actually, nung nag-work pa ako sa field ko, medyo pumasok na sa radar ko yung med grocer. Mm-hmm. At yun nga, nalaman ko na meron akong kaklase doon sa loob. So, mm-hmm. nung natapos yung project, mga 1 week or 2 weeks after ako nawala ng trabaho, talagang sinabihan ko na siya na ganito. Baka pa ano, may opening kayo, ganyan. Actually, mabilis lang yung process. Yun lang yung tech, sayo, no? Yun lang yung tech company na in-applyan ko. Siya lang yung target ko. Nice. Which is ano, another key point din kasi malaking naging tulong ng network mo. Na sobrang hindi lang napabilis eh. At yun talaga yung ano eh. Yun talaga yung naging vital na ingredient eh. To land that job na saktong-sakto pa sa'yo. Yun ganun nga, OA talaga yung preparation ko. Gusto ko talaga matanggap doon. Kaya yun nga, nakwento ko, nag-over-prepare talaga ako. And it showed. It showed. Yun naman talaga yung ano kailangan natin gawin sa ano sa interviews. Eh. So ano, andito ka na ngayon sa MedGrocer. How was the progression? How was the work? Kano ka ba katagal sa MedGrocer na inaabot? So, yun nga. Nung mga first few months ko, napaka-slow. Masasabi ko, super slow ng nung work. Kasi nagbe-maintain lang ng WordPress site. Hindi naman yun yung habol ko eh. Yeah. Kasi alam ko na kung gusto ko pumasok sa big tech or sa mga other promising startups, hindi WordPress yung kailangan kong skills. Yeah. Gusto ko React or something similar. Mm-hmm. So, siguro after 5 or 6 months ko dun sa MedGrocer, yun nga, lumaki yung ano yung dev team. Dun pa lang nagkaroon ng opportunity na mag-migrate. Actually, doon ko lang nagamit yung skills na yung gusto ko talagang i-develop. Yeah. Oo. Nag-decide na sila to migrate the app to React na. Yeah. Tapos, ayun. Ngayon, nagkaroon ako ng crisis mga siguro 9 months in, 10 months in,
parati ganito eh, nagkakaroon ako ng crisis. Ano ba yun? So, parang ano, itawag nila dyan? Quarter life crisis, mga ganun. Quarter life crisis, pero madalas nangyayari sa akin eh. Yeah, recurring. Recurring siya. Kasi nakita ako, ganito kasi yung problema. Kapag yung isang company kasi hindi siya focus sa tech, lalo na kapag yung mga companies hindi tech yung founder, medyo hindi tech yung focus. Yeah, tama. Kaya natenga ako sa WordPress for ilang months, hindi ko actually na-utilize. Actually, nung mga panahon na yun, gusto ko na umalis. Kasi hindi React yung ginagawa ko. Nag-apply ako para sa React, pero hindi React yung ginagawa ko. Yeah. Yung problema doon, wala akong mapapakitang experience kasi WordPress yung nasa resume. Tama. Oo. So, ano ba to? Ang goal ko talaga kung bakit ako nagstay, gusto ko i-level up yung skills ko. Mm-hmm. Pero hindi ko makita yung sarili ko na nagle-level up eh. Tama. So, yung ginawa ko, actually, mga 7th month mark, 8th month mark, yun na yung naghanap. Sinubukan ko ulit maghanap talaga ng seryosong tech company. Mm-hmm. I think isa dun sa in-approach ko yung company niyo dati. Nagka-issues lang ako doon kasi medyo malayo. Oo nga eh. Oo. Tama. Tsaka, basta meron pa akong iba pang mga startups na in-applyan. All in the Philippines to, no? Oo. Medyo mahirap. Actually, yung Piggy, medyo promising eh. Kung tinanggap ko yun, okay sana. Mm-hmm. Makakalipat sana ako. Pero dun sa mga ibang in-applyan ko, medyo kulang ako sa experience. Experience na hindi ko nakuha sa first company ko. Unfortunately. Sad to say. Kaya, ayun. Sinubukan ko mag-apply na as a freelancer. Okay. So doon ako sinimulan kong gumawa ng Upwork account. Tapos sinubukan kong maghanap ng work doon. At hindi ko makakalimutan yung araw na 'yon. Kasi nagbakasyon ako noon. Tapos 'yun yung isa pa sa dahilan kung bakit kailangan ko lumipat kasi medyo daming gastusin at hindi sapat yung kinikita ko. So, nung nasa vacation ako, kakahanap ko ng work, nakatanggap ako ng message sa Upwork. Hindi lang isa work yung nakuha ko, dalawa. So, yun, sobrang sayang-saya ako. Tsaka... Asan ka na? Anong vacation yun? Out of town? Sa Pilipinas lang naman. Tsaka, natuwa talaga ako kasi yun yung first time na kikita ako ng dollars eh. Mm-hmm. Yes. Parang sobrang nakakaluwag sa... sa... Basta, yun, part-time or parehong part-time lalabas? Or, hindi, nag-decide ako doon na kailangan kong galingan dito at eventually nag-resign ako sa MedGrocer. So that was ilang months after mo ma-hire sa MedGrocer? Siguro naka 1 year din ako doon. So medyo natagalan din bago nakatalon Oo, nagulat nga ako eh. Sa mga naghahanap ng gustong mag-attempt mag-freelance, nagulat ako na mas madali pa kapag apply as a freelancer kaysa yung as in legit na work. Yeah. So, lalo na Philippines kasi yung tinatarget mo rin kasi dati, yung mga startup. Tsaka sa freelance kasi mas less natitignan yung resume mo.
mas less actually natitignan kung ano bang tinapos mo eh. Yeah. Kasi yung nag-apply lang ako, ginandahan ko lang yung ano, yung intro letter, tapos yun. Mm. Mas madaling, although yung application process sa mga freelance, ano, yung mga preferred ko kasi ng mga application, yung surprisingly, yung kung saan ako natatanggap, yung kapag may ginagawa akong project, yung parang yung hiring process, may gagawin ka muna ng project, tapos pagkakita mo. Oo. Tama, tama. Instead ganun, of yung parang exam, tech exam na pahirapan ka na, ano, at DSA. At least na-weed out yung mga, madaling ma-weed out kasi, ay, shit, may trabaho. Di naman to bayad eh. So, hindi nila gagawin. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pero at least mapapakita mo na may alam ka, ganun. So, yeah. So, nagiging part ng portfolio mo yun eh. Mm. Yung project na yun. Pag nagawa mo yun, portfolio na. iniiwan ko lang actually sa GitHub repos ko yung mga nagawa kong ganun eh. Mas tama naman eh. Oo. So how did you land those ano naging process mo to land those couple of freelance gigs? Actually, di ko alam. Yun nga, nag-apply lang ako tapos surprisingly natanggap ako. Swerte lang rin. Oh, swerte lang talaga. Ano, may pinagawa sila sa yung ano, project or something? Mga sites, yung isa parang ano, gusto niya mag-start ng web app, tapos yung isa naman parang i-maintain lang yung web app nila. Both React. Nice. Tapos yung bayad para per hour ganun. So compared dun sa first tech job ko, kapag kinompute mo yung weekly salary ko, lumalabas na mas malaki pa yung kinikita ko in a week kaysa in a month dun sa previous work ko. Saya. Oo. At surprising yun sa akin. Napaka life-changing nun para sa akin, sa totoo lang. Kaya nga, ano, ini-encourage ko talaga na subukan yung... Well, kasi alam ko, ano eh, medyo may takot. I mean, wala pa ako na ganyan, di ko kaya, ganun. Lalo na sa, ano, medyo may imposter syndrome. Subukan nyo lang. Kasi kung hindi naman kayo magustuhan ng ano ng client, I mean isang client lang 'yun, madami pang clients na pwedeng applyan. Ganun. Pero kulit ano, parang lalo na pag nagsisimula ka, parang nasa bubble ka na parang ito lang 'yung kaya. Tapos 'yun nga, may discover mo na meron pa palang beyond that talaga. Na hindi ano, parang beyond pa doon sa naisip mo pa na baka pwede. As possible siya. Parang ganun, 'di ba? Actually, ano nga eh. Diba, I mean, ako, hindi ko ma-imagine sarili ko na makapag-abroad. Pero alam mo yun, may mga kakilala tayo. Alayin na nang narating, diba? Gulat ka eh. Parang nung dati, parang nagkakwentuhan lang tayo rito na sa kung saan-saan lang, diba? CBTL or kahit somewhere na nasa damuhan lang, nagkakwentuhan lang na mga nangyayari. Then eventually, maririnig mo, nasa abroad na sila, tapos leading teams. Nakatuwa eh. Kung isipin mo, halos kasabayan lang natin na simula mag-aral eh. Yes, ano eh, sobrang nakakataba rin ng puso, tsaka ano, na tag dito. We were all together na dito na, nagtuturoan lang tayo eh. Then, nag-i-skyrocket isa-isa eh. Ang ganda eh. Ang ganda na naging ano, nagsimula natin eh. Which, di na naman siguro natin masasabi na parang tayo yung naging talagang pioneer. Kasi baka may mga ibang grupo rin dyan sa ano. Pero, in terms of, making noise din sa tech industry, tayo yung mga career shifters talaga na gumagawa nun eh. Talagang, we also encourage other people din na, hey, nagawa namin to, baka kayo kaya nyo rin, parang ganun. Which is most probably naman talaga kaya. Tsaka parang di naman sa sinasabi na may something special sa atin. Parang normal na tao lang talaga tayo. Sobra. Magugulat ka pa may sabi na, hindi ko kaya to. Ganyan din ako dati. Ganyan din kami dati. Wala, there's nothing special. Ano lang. Chinaga lang. Yun yung ano doon, nagdala talaga sa atin. Chinaga natin. Saka tapang.
tapang talaga. But nabuti nga kahit ano, sa'yo nga parang you had the wisdom to, you know, para mag-ipon muna, then aral lang ganito. Kasi yun, hindi ko nagawa yun eh. Yun ang parang natakot talaga akong gawin na parang mag-resign ako para mag-aral lang. Yun ang hindi ko nagawa. Although, kaya medyo saludo ko sa inyo tulad ni ikaw, Philip. Tsaka yung kapatid ko, ganun din eh. Sa kanya, 1 year. One year siya, walang trabaho. Talagang tinadtad niya ng ano. Di ko kaya yan, kako. Besides sa di ako makakapag-ipon kasi ang baba na sweldo ko. Di ko kaya. So, talagang sa inyo, talaga saludo ko. Tapang eh. Ano talaga yan eh? Talagang tipid mode. Bawal kumastos. Hirap nun. Hirap. Ano ang kabataan mo, di ba? Mahirap. Oh, feel ko, madali lang sa kabataan, pero feel ko nga na kapag may, medyo may responsibilidad ka na, medyo risky siya. Ayun pa. Oo. Tama, tama. Pero ayun nga, kung sa mga nag-iisip na gawin din yon, you have to really, ano yung, ayusin talaga yung finances nyo. Talagang todo tipid. Pero I would say nga na, kung gagawin mo yon, might as well, ano, actually, hindi ko siya i-re-recommend eh. hindi na ba? Hindi ko siya actually i-re-recommend. As kung kaya mong ipagsabay habang may work ka, tapos mag-aaral ka sa gabi, do it. Pero kung talagang gipit ka sa oras, I mean to, utarasin wala talagang choice, that might as well. Yun nga, you only sacrifice ano yun. May sacrifice ka na isa yung oras, opera, or, di ba? Ano talaga eh. Hirap, mahirap talaga siya na gawin, but it can be done. It can be done. Testament tayo dyan. So, ayun na, nag-freelance ka na and everything. Ano nangyari after? Ano yung progression mo sa career mo? Habang nag-freelance ako, ayun. I mean, slowly na-develop ko naman yung ano. Nagawa naman ako ng mga apps, napagtrabaho naman ako. There came, parang one day nakatanggap ako ng message sa LinkedIn. Mm-hmm. Tapos parang offer siya to work at another startup. Mm-hmm. So ano na to, parang siguro mga 1 year na akong nag-freelance, mga ganun. At parang medyo namimiss ko din yung office. So ito, nakatanggap ako ng offer para mag-work sa another local startup. Ah, local, okay. So, tapos, kaya ako medyo na silaw ako dun sa ano eh. sa nag-invite kasi sa akin. Kasi yung nag-invite sa akin yung CTO ng company. At medyo naggaling siya sa ano eh, sa parang super sikat na school sa US. Oh, okay. Nasisilaw ako sa mga ganun, sa totoo lang, kapag medyo impressive yung credentials ng ano. Tapos yun, na-invite ako sa PDAX. Ah, oo nga pala, PDAX, oo. Yes. Ayun. So, natatawa na lang ako sa mga nangyayari. So, na-invite ako sa PDAX. Ano, parang ang super bilis lang ng hiring process. Oh, startup eh. Natatawa ako. Ano pa sila, di ba? Blockchain. Blockchain startup sila. So, ano sila? Exchange sila. So, yung Binance, kung familiar yung audience, parang ang exchange, it's a way to exchange a currency to Bitcoin. So, yun yung purpose na exchange. Cryptocurrency. Yeah. Uh-oh. So, mabilis lang ulit yung hiring process na surprising. Nagugulat talaga ako. Paano naging hiring process nila sa'yo? Yun nga. Since start, wala actually. Parang, parang video interview, tinanong lang kung ano mga pinagagawa ko, ganun.
Tapos, okay, sige, kaya mo bang pumunta sa office mamaya? O sige, punta sa office mamaya. Tapos pinakilala na ako sa mga ano. Pumunta sa office, pinakilala ako sa mga tao. Hey, hey, hey. Tapos nagulat ako, ginawan na ako ng GitHub account. Ah, direct pa. Oo. Hindi pa ako nakapag-decide. Nag-decide na sila para sa akin. Ako naman, parang, hindi ko alam kung anong gagawin. Oo lang naman ako ng oo. Shotgun, no? Oo, na-shotgun ako. At yun, kinabukasan, ano, first day ko na, ganun kabilis. Oo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Totoo ba to? Oo. Ayun. Baka kasi need na din nila talaga ng developer nun. Ata, isa pa yan. Kaya talaga nang nagmadali, no? Pero di ba, you were at the right place at the right time. Oo. Ay, isa pa pala to. Kasi, dun sa mga career shifters, sir, isa pang parang kung advice, surprisingly madaling mag-apply kapag sa LinkedIn. Yeah. Oo. Actually. Parang, I mean, na-experience ko to nung, yun nga, nakuha ko sa PDAX. Pero kasi, yun nga, parang later kasi, later din sa, yung mga recent na kwento ko, na magiging kwento ko, yun nga, sinubukan ko ulit maghanap ng trabaho and surprisingly, mas madaling mag-apply sa LinkedIn. Yeah. Oo. Ayan. Kasi kita doon pati yung mga connections mo eh. Mm. Lalabas eh. Ano yung network mo eh. Kaya parang tinitigdan nila ata nila yan eh. So yun. Sa PDAX na ako. At dung, yung trabaho ko nung panahon na yun, more on, nung panahon na yun, puro front-end lang talaga yung work ko. Pero nung nasa MedGrocer ako nun, naka-develop ako ng backend dun eh, sa Express. Pero hindi ko na ano, na-pursue ulit yun. Puro front-end na lang ulit. Mm-hmm. Ayun. Pati sa PDAX, hindi sa ka rin PDAX nakahandle lang ng backend. Oo. Medyo out of my league na kasi yung ano, backend namin sa PDAX. Kailangan meron kang knowledge sa ano sa blockchain. Yeah. Tapos naka-go lang sila. Medyo sobrang advanced na yun, I think, para sa akin. Nung panahon na yun. Agad nilang mag-adopt ng ano, go lang agad? Oo, nagulat nga ako eh. Napaka-progressive. Progressive, oo. Then, after ng PDAX, saan ka naman next? Okay, so after ng PDAX, okay, so sa totoo lang, actually maganda yung work sa PDAX. Ganun. Mm-hmm. Pero may tinago ako sikreto eh. Hindi, di ba kailangan banggitin dito pag ano? Hindi, okay. Sige. Basta, nung nag-work kasi ako sa PDAX, pero may sideline ako nun. Na hindi ko na-reveal sa kanila. Kailangan ba? Kailangan ba i-reveal? Di naman, di ba? Di naman. Basta you're working your ano naman eh. Hindi ka naman na-apekto ang trabaho. Okay lang yan. Oo. Pero yun actually, it came to a point na na-apektuhan ng isang work yung isang work. Okay. At yun nga lang. Kailangan kong mag-decide kung... Kasi ano ba, gusto ko bang i-half-ass yung dalawang work o i-whole ass yung isang work. Tama. Ganun. So that was the first part of my interview with Philip Balbas. I hope you've already gained a lot of insights from his experiences, especially galing siya sa background na hindi, walang kinalaman sa technology. Science, oo, kasi pharmacy. Pero in terms of logic, in terms of programming, halos wala talaga. So, yes, hopefully na-inspire kayo. And we will continue with the second part of the interview on the last episode of the season. So, see you there. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Tidbits podcast. I hope it will be helpful to you in your tech career journey. Remember, building a successful career in tech takes time and dedication. But with the right mindset and resources, anything is possible. If you enjoyed this episode, please don't forget to like, subscribe,
and share with your friends and colleagues. And if you have comments, suggestions, or any questions or topics you'd like to hear more about, feel free to email me at rem@kuya.dev. I'd also love to hear your own stories and experiences. So don't be shy, reach out and share them with me. I'm always here to support you in your tech journey. Do also join our community, Tech Career Shifter Philippines, at www.techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.